na ang shortage o ang kakulangan ng supply ng oxygen sa ilang ospital sa Davao City. Minamadali na kasi ang procurement para sa pagtatayo ng oxygen plant sa lungsod. Samantala, nakatakda namang ilabas ang guidelines para sa mga mild at asymptomatic COVID-19 patients. Si Hana Salcedo sa detalye. Rise and shine, Hana! Pinapabilis na ang procurement sa itatayong oxygen plant sa Davao City. 11 million pesos ang budget para sa warehouse at 12 million pesos naman para sa 1,000 tanks with regulators. This is part of the use of our disaster funds and Kanisila Tanan is our priority right now. But in reality, may sa government procurement, medyo dugay-dugay yun na and naagin na siya time period nga taas. But according to sa allowed sa law, pwede siyang papaspason, mauna na ang ato ang ginabuhat sa pagkakaroon. Sa ngayon, may shortage na ng oxygen supply sa Southern Philippines Medical Center at kailangan na rin ang doctor's prescription para makabili ng oxygen tank. Samantala, makikita naman sa datos noong September 5 to 11 na marami sa mga unvaccinated sa Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Sa 3,304, 91.13% o 3,011 ang unvaccinated. Sa parehong period, 59 ang namatay kung saan 55 ang unvaccinated. Kaya naman patuloy ang panawagan ni Mayor Sara sa mga Daboenyo na magpabakuna na. Kita nato na dili na ta kinahanglan mo pili og bakuna. Yes, because there is that chance sa tanan klase nga bakuna nga mo positive gihapon ka sa COVID-19. Ang importante lang dapat nasabtan sa tanan. Ang importante lang dili ta severe or critical case na kinahanglan ta musulod dinha sa hospital o magpakitabang sa ato ang mga doctors o mga healthcare workers. Nakatakda namang ilabas ng LGU ang home isolation guidelines para sa mga mild at asymptomatic COVID-19 patients. Pero ayon sa alkalde, hindi pwede ang home isolation sa mga high-risk individual o mga severe o critical case. Naan naman siya ang guidelines. It only needs to be released to the public. Gibuhat na siya sa ato ang health group of the response cluster of the COVID-19 siya. Nag-istorya na sila sa mga district health offices nato. Papaunsa mag-manage og home isolation. Sa buong Davao region ay naitala kahapon ang 934 na bagong kaso ng COVID-19 at 18,425 ang total active cases. Pinakamarami pa rin sa Davao City na umabot sa 382. 13 din ang namatay. Dahil sa patuloy na pagdami nito, fully occupied na ang lahat ng COVID-19 hospital beds ng Southern Philippines Medical Center kahit nagdagdag na sila ng beds sa ospital. Hana Salcedo para sa Bayan.